Pagkain ang file kasi maglalagay tayo ng picture na isang uri ng file. Pwede din maglagay tayo ng Word documents, PowerPoint, PDF file, at yung iba pang mga files. I-upload natin yung ating file para sa ating assignment. I-click ang upload, tapos i-click ang browse. Hanapin natin yung file na ipapasa natin para sa ating assignment. Pag nakita na, i-click ito. Tapos, i-click ang Open. Makikita natin na nailagay na yung picture sa Your Work. Para maipasa to sa ating guro, ay dapat i-click natin yung Turn In. Click natin yung Turn In. Click natin ulit ang Turn In. Ayan, nalagay na natin yung picture sa ating assignment. Kung gusto natin i-edit o palitan, click lang ang Unsubmit. Tapos, ilagay ulit ang bagong file at i-turn it ulit. Pares lang po ang proseso kapag maglalagay tayo ng Word document, PowerPoint, PDF file, at kung ano pang file na kailangan para sa ating assignment. Sa cellphone naman po, parehas lang siya ng proseso sa laptop or computer. So sa cellphone, punta tayo sa Google Classroom. I-click natin yung icon ng Google Classroom. At hanapin natin yung subject kung saan tayo naka-enroll. So, for example, dito naka-enroll tayo sa technical drawing. So, may mga naka-post na assignment, pwede tayong pumunta dyan. Pero ang suggestion ko, para sigurado, puno tayo sa classwork. Okay, sa classwork, meron tayong dalawang module at dalawang plate na kailangan gawin. So, try natin maglagay ng picture dun sa Module 1 pero drawing plate number 2. So, click natin yung Module 1 drawing plate number 2. So, again, so kailangan natin ulit maglagay ng picture sa ating assignment. So, paano natin gagawin yun? So, press natin yung upward arrow here para makita yung assignment. So, matatandaan natin sa computer, nakalagay din dun yung Your Work. So, click natin yung plus sign and then add attachment. And then, hanapin natin yung ating file. So, hanapin natin yung ating file sa ating stored pictures sa images. Okay, so puno tayo sa download. So, for example, itong picture, ilagay natin. So, hintayin lang natin mag-loading para ma-attach yung picture. Okay, so na-attach natin yung picture sa assignment sa ating cellphone. Tapos, after this, so kailangan na natin i-turn in. So, dito naman, hand in.
Salamat po.